ipinahayag ng mga nurses sa iba't ibang bahagi ng Northern Luzon sa pamamagitan ng samot-saring porma ang kanilang nagkakaisang panawagan noong November 8 para sa pagpapatupad ng desisyon ng Korte Suprema na pagkakaloob ng salary grade 15 bilang batayang sahod ng mga nurse. Sa isinagawang press conference ng Philippine Nurses Association sa Maynila, ipinaliwanag ni Dr. Caster Palaganas, pambansang tagapangulo ng organisasyon, ang kahalagahan ng pagkilos. Nagkaroon ng bagong mukha at ang mukha nito ay naging National Day of Unity towards a protest. No? Parang naging sideline tuloy yung protest at nagibabaw yung konsepto ng unity. Ibinahagi din niya ang saloobin ng mga nurse kaugnay sa naging pahayag ng mga opisyal ng Administrasyong Duterte kaugnay sa nasabing desisyon. Yung nag-trigger ng National Day of Protest na ito dahil siyempre iba yung inaasahan namin kay Secretary Duque, hindi lang kay Secretary Duque. Iba yung inaasahan namin sa lahat na nagmamahal sa mga nurses, sa administrator, kay President Duterte, sa mga congressman, sa mga senator. Ang inaasahan namin naman sana sa kanila dahil 2002 pa ito na inaasam-asam namin, 17 years for that matter, sana man lang may window of hope na sasabihin nila sa amin na okay, nandyan yan, tapos na yung budget hearing. Tignan natin kung meron tayong mapagkakuhanan ng iba, baka meron tayong makita dyan na pwedeng pagkuhanan. Yung may effort man lang sana na ipakita sila sa amin na meron silang ginagawa. Sa Baguio City, nagsagawa ng matcha ang mga nurse mula sa siyudad at Karatig Bayan sa Session Road patungong People's Park kung saan idinaos ang isang maikling programa. Iisa din ang mga nursing students ng iba't ibang universidad sa lungsod at probinsya. Natatandaan na sa pagkakapasa ng RA 9173 o Philippine Nursing Act, itinakda ng batas na ang batayang sahod ng mga nurse ay hindi dapat bababa sa salary grade 15 o 19,000 to 30,500 pesos depende sa kung anong income class ang kinabibilangang syudad o munisipalidad ng pinagtatrabahuang institusyon. Nilimita ang sahod ng sektor ni dating Pangulong Gloria Arroyo sa pamamagitan ng Executive Order No. 811 na nagtatakda na tatanggap lamang ng salary grade 11 ng mga ito o 20,700 pesos kada buwan. Ayon sa record ng Filipino Nurses United, sa kasalukuyan ay overworked and underpaid ang mga nurse sa bansa. Mula sa 1:12 na nararapat na ratio ng pasyente sa nurse, sa kasalukuyan ay umaabot sa 1:40 ang sa Pilipinas. Samantala, nasa 18 to 21,000 pesos naman ang natatanggap ng mga nurse sa pampublikong ospital habang 8,000 to 12,000 pesos naman sa mga nagtatrabaho sa pribadong paggamutan.